alam mo, kahit yung dulo ng daliri mo, hindi ko kayang saktan. Talaga? Oo naman, promise. Sige na nga. Oo na, sige na, oo na. Oo na? Oo! Oo na? Oo na yan, ha? Oo na! Ay, sorry. Magkasintaan noong high school sina Regine, Sebastian at Kerwin Tabikting, alias Pipoy. Alam ko naging sila mga, hindi ko alam kung 2 weeks o 1 month, ganun, nothing serious, ganun lang po. Kalaunan, nagkahiwalay ang dalawa at nagkaroon ng sarili-sariling pamilya. Si Regine ay nagkaroon ng anak sa dating kinakasama. Sa pagbabalik ni Regine sa kanilang probinsya, muling nag-cross ang landas ng dating magkasintahan. Dalawa. Okay na, kuya. Thank you. Dami-dami nating binibili. Wala naman tayong kasama magbuhat. O, okay. Eh, para pang gulay natin yun mamaya eh. Okay na. Tulungan ko na kayo. Ano ba? Wait ka lang. Nakakagulat naman. Ito naman si Pipoy nang gugulat. Safe ka na. Paano? Samahan ko lang kayo pa uwi para may kasama kayong mag-bit-bit. Ha? Samahan ka daw. Itong si Pipoy, nung paman, dead na, kumbaga, diehard dun sa kapatid ko. Yung lagi niyang sinusundan, lagi niya kaming, magugulat na lang ako kung saan kami magpunta, lagi na siyang nandun. Saan hahantong ang muling pagkikita ni na Pipoy at Regine? Ika-28 ng Mayo taong kasalukuyan, matatandaang may salo-salong naganap sa bahay ng mga Sebastian sa Barangay Kalumpang, San Miguel, Bulacan. Kwento ng kapatid ni Regine na si Jeneline, pasado alas 9 ng gabi nang dumating ang kaibigan at dating kasintahan ni Regine na si Kerwin Tabikting o mas kilala sa tawag na Pipoy. Kain na muna, kain. Bakit naman ngayon ka lang, Pipoy? Oo nga naman. May nasikasa pa ako. So, kumain ka na ba? Ha? Oo. Sabi ni Regine, ba't ba ngayon ka lang dumating? Kung patapos na po talaga. Alos lahat nag-uwian na. Inaano po na yun na pagkain? Tumagay po siya eh. Pinatagay po ng mga tito ko. Oh. Asa na yung birthday boy? Ayon kay Jeneline, noong mga oras na yun, hindi siya naging kampante sa kinikilos ni Pipoy. Kaya nagpasya siyang pumasok sa loob ng bahay. Ako, okay na din ako. Mauna na ako ah. Punta na ako eh. Uy! Wala, Inabastos na ako kay Kerwin kasi tinapik niya yung legs ko, ginanyan niya ako. So, nainis ako. Kaya ang ginawa ko, inilayo ko yung upuan ko sa kanya tapos pumasok ako sa loob ng bahay. Oh, ano na ang kanta? Sorry, Jim. Sumama mo ko rito ah. Parang ano, kailangan ko na rin magpahinga. Madaling araw pa lang, nagluluto na ako eh, ha? Oh, uy, susunod na ako. Oh, isa pa to! Ilang sandali pa, umakyat na rin sa kanyang kwarto si Regine. Eh, nung pag-alis ko, may nakakita naman, na ginawa naman, 2 beses yata tinapik yung kapatid ko dito sa legs. Kaya nabusit ng kapatid ko na naging ang nangyari, umakyat siya sa taas. Tapos, nung pag-akyat na sa taas, hindi na siya bumaba. Habang patuloy naman sa inuman ang mga natirang bisita. Hoy, tapo tapo. Tapo po tayo. Sa patuloy na imbestigasyon ng San Miguel Police, tumayong testigo ang 10 taong gulang na anak ni Regine na si Nathan. Ako si Kuya Justin, ano? Bali, magtatanong-tanong ako sa'yo kung ano ba yung nangyari doon sa gabi, ano ba yung nakita mo? Malinaw po yung kwento ng bata. Bago po namin siya kinuha ng testimony, inalam po muna namin yung background niya. Kung siya ba marunong naman mag-comprehend. With guidance na rin ng father, nagkaroon na kami ng interview sa kanya. Pwede mo ba ikwento ulit sa akin yung nakita mo ng gabi? Sige. Yung kanina yung nakita ko si Papi ko sa bangin. Tatapon sila ng kapulis. Tapos na ako sa mga tapos na sasakay niya si mami. Kanina.
Maingat na hiningan ng pahayag ng mga polis si Nathan. Kwento ni Nathan sa mga polis na tutulog siya sa kwarto nang magising siya sa away ng kanyang Mami Regine at Tito Pipoy. Ano pa yan? Di ba magkaibigan na nga lang tayo? Papipoy? Ano mo talaga sa akin? Alam mo, lasing ka na, ha? Hindi mo na alam yung sinasabi mo. Umuwi ka na, itulog mo na yan. Hoy! Hindi ko sinabing diyan ka matulog. Gawin ko lahat. Mahalin mo lang ako. Teka lang. Pipoy, di ba sinabi ko na paulit-ulit na pag-iibigan na lang tayo? Malalim na yung pinagsamahan natin, pati ng mga pamilya natin. Ay, naman masira yun. Ay, ginagawa mo. Di ba? Pipoy naman eh! Jean! Nakita niyang nag-aaway, tapos may binato na cup. At nakita niya na lang po na itong suspect natin is sinasakal na ng charger yung mami niya. Ayon kay Jeneline, posibleng hindi narinig ng kanilang pamilya ang paghingi ng tulong ni Regine dahil na rin sa lakas ng tugtog noong mga oras na yun. Napa-order pa nga po siya ng video, okay? Kaya hindi namin naririnig yung ano eh. Yung kung may pagtatalo man sa taas. Tulog! Ayon kay Nathan, kitang-kita niya ng sakali ni Pipoy ang kanyang ina gamit ang charger ng laptop. Nasa kanina ay sinakam na tulog ako. Matulog ako masasakam na si mami. According po dun sa statement ng minor, nakita niya raw po yung si Tito Pipoy. Sinasakal daw po ng charger yung mami niya. Sa puntong yun, pahayag ni Nathan sa mga pulis, nagtalukbong na lang siya dahil sa takot. According po dun sa statement ng bata, nung nakita niya po na nagkakaroon ng ganung pangyayari, pumikit po siya hanggang sa makatulog na siya. Samantala, hindi isinantabi ng San Miguel Police ang posibilidad na ginahasa rin ang biktima. Base na rin kasi sa ikangay laceration o sugat na nakita sa maselang bahagi ng katawan ni Regine. Base po sa medical legal officer, nakitaan po siya ng lacerations. Ayon sa mga pulis, matapos na isagawa ang krimen, bumalik pa raw ng inuman si Pipoy. Hindi na masaya. Ano naman Pipoy? Saan naman pupunta? Tumatakas ka sa tagay eh. Bukod sa testimonya ni Nathan, isang cellphone video rin ang ibinigay ng pamilya ni Regine sa investigador. Sa kuha ng cellphone video, gabi ng 28 ng Mayo taong kasalukuyan, makikita si Pipoy na nakasuot ng itim na damit at nakadapa sa ibaba ng kama habang kinukuna ng video ni Regine noong gabing yun. Isang saksi rin na nagpatunay sa mga pulis sa takpong ito. Base po rin sa accounts nung kasambahay nila, yung nakita niya na yung suspect is nakahiga rin sa hig, sa ibaba ng kama, kasi magsisir siya, so napanaw niya ang nandun siya. Habang yung biktima naman is bagong paliguro na nagpupunas ng buhay. Another circumstantial evidence kung saan, kinoconfirm lang na itong suspect natin is talagang nag-exist dun sa kwarto ng biktima. Dahil sa testimonya ni Nathan, itinuring ng San Miguel Police na pangunahing suspect sa pagpatay kay Regine Sebastian, ang kanyang dating kasintahan na si Kerwin Kabikting alias Pipoy. Nagkandak po kaagad tayo ng follow-up operation hanggang sa ito nga pong suspect is makita natin sa barangay San Jose na bandang alas 6 ng hapon kung saan na po siya na-aresto po. Suki, ilang kilo? Isang kilo lang, parang sinigang. Kilo? Isang kilo? Ayan o, pwedeng may labis, wag lang may kulang. Ikaw ba si Kerwin Kabigting? Oh, sir. Bakit o? Sumama ka sa amin. Meron lang kami konting katanungan sa iyo tungkol sa pagkamatay ni Regine Sebastian. Sir, wala akong alam dun.
Nagulat din ako nung dumating yung balita sa akin eh. Sumama ka nila sa amin. Sa presinto mo nila ituloy yung kwento mo. Tara na. Sir. Tara na. Sir, wala ho akong alam doon, sir. Sumama ka nila. Sir. Sumama ka nila. Sir, wala ho akong alam doon. Doon na serve niya lang po yung right to remain silent niya. Ayon kay Jenelyn Tahas ang itinanggi ni Pipoy ang krimen nang makaharap niya ito sa presinto. Sir. Ate. Kaya gawin yun. Alam mo naman, mahal ko si Regina eh. Ikaw kaya gawin sa kanya. Nakita ka eh! Nakita ka! Kulento na! Kulento na ng bata! Ayop ka! Napaka-demonyo mo! Tuluri ka namin pamilya! Paano mo nagawa yun sa kapatid ko, ha? Hindi ako yun. Wala ka! Lumood agad siya. Ate, hindi ko po ginawa. Ate, hindi ko po ginawa. Ganyan yung ano niya, paliwanag. Alam mo naman, eka ate, kung gaano ko kamahal si Regine, hindi ko po kayang gawin na saktan yan. Pero para kay Jenelyn, sapat na ang testimonya ng mismong anak ni Regina si Nathan para kasuhan ang sospek. Napakatino po ng bata. Hindi po kasalanan ng pamangking ko na nakita niya yung ginawa ni Kerwin. Yung senaryo po na yun, kitang-kita po ng bata ang nangyari sa pagkamatay ng mami niya. Nagsampa po kami initially ng murder. Kasalukuyan nakapait ang suspect na si Kerwin Kabigting alias Pipoy sa San Miguel Police Station. Sinubukan ng investigador na kunan siya ng panig pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Mananatili siyang inosente hanggat hindi napapatunayan ng korte na siya'y nagkasala. Hindi inakala ng pamilya Sebastian na ang dapat sana ay masayang okasyon sa malungkot na krimen magtatapos. Sa pagkawala ni Regina, ulila niya ang kanyang anak at tuluyang naibaon ang kanilang mga pangarap. Sa nangyari, lagi yung anak niya umiiyak. Almost every day, every night, iyak na iyak yung bata. Kasi nahanap niya yung mami niya. Nagdrawing siya na sabi niya yung mami daw niya yun, kaso wala na siya.